Ang internet ay isang napakamakapangyarihang bagay na nadiskubre sa mundo na nagbigay pag-unlad sa buhay ng tao. Naging parte na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay at may mga tao pang nagsasabi na hindi na nila kayang mabuhay nang wala nito. Ngunit kamakailan lang ay napabalitang mawawala raw ito ngayong darating na taong 2024 dahil sa tinatawag na Solar Superstorm. Gaano ito katotoo at paano ito mangyayari? Ibinalita ng napakaraming mga news stations sa loob at labas ng bansa ang magaganap na fenomenang tinatawag na Solar Superstorm na siya raw tatapos sa internet na maaaring tumagal ng hindi lamang linggo, hindi buwan kundi taon. At hindi lang ito, damay din daw ang signal ng ating mga cellphone, pati na rin ang mga broadcasting signals, TV at radio line. At ang pinakamatindi ay ang pagkawala ng kuryente sa buong mundo. Maraming mga tao ang nagsasawalang bahala rito sapagkat kakaunti lamang ang kaalaman nila sa fenomenang ito o di kaya na may para sa kanila, kampante sila sa teknolohiyang mayroon tayo ngayon. Gayunpaman, ang mga scientists ay lubos na nagkakaisa upang magbigay ng babala at matinding pagbabanta sa mga pwede nating kaharapin sa pagdating ng solar superstorm. Nai-imagine mo na ba ngayon na mawawala ang internet? Kung ako ang tatanungin mo, ay hindi sapagkat sa internet nakadepende ang napakaraming sektor sa ating lipunan na nagbibigay ng pag-angat sa ating ekonomiya. Kagaya na lamang sa edukasyon, nagbibigay ito ng mas malawak na kaalaman at access sa mga learning resources. Para sa mga estudyante, hindi na kailangang bumili o manghiram ng libro para sa kanilang mga takdang aralin at proyekto dahil halos lahat ng kailangang impormasyon ay maaari nang mahanap sa internet. Bukod dito, nagbibigay din ito ng paraan para makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa sa pamamagitan ng email at iba pang communication tools sa pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay ito ng access sa iba't ibang serbisyo at negosyo. Nariyan din ang kinahihiligan nating mga TikTok at Facebook na pinagmumulan ng ating kasiyahan. Gumagamit din ito ng internet kaya lubos naman ito talagang nakakalungkot. May masamang epekto rin sa ating kalusugan ang pagdating ng solar storm. Sa isang pag-aaral na isinagawa hinggil sa epekto ng solar storms sa kalusugan ng tao, natagpuan na may koneksyon sa pagitan ng geomagnetic activity at ang kalagayan ng mental health. Ayon sa isang pagsusuri ng mga datos mula sa malaking populasyon ng mga individual sa Finland, napansin na ang mas mataas na antas ng geomagnetic activity ay kaugnay sa mas maraming kaso ng mga kondisyon tulad ng depresyon at anxiety. Ang mga resulta ay nagpapahiwatig ng posibleng impluensya ng solar superstorms sa neurobiological processes at mga sistema ng tao, partikular sa kanyang mood at kahandaan. Bagamat ang pangunahing mekanismo ng epekto ng geomagnetic activity sa mental health ay nananatiling hindi lubos na malinaw, nagbibigay ito ng bahagyang pag-unawa sa potensyal na kaugnayan sa pagitan ng solar storms at aspeto ng kalusugang pangkaisipan. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay din sa pangangailangan ng mas marami pang pananaliksik upang higit na maunawaan ang komplikasyong dynamics ng solar storms at ang kanilang impluensya sa kalusugan ng pangkaisipan ng tao. Sa puntong ito, ano nga ba talaga ang solar superstorm na ito? Gaano ito kalakas at kaya nitong pahintuin ang internet sa buong mundo? Kada 11 years, dumadaan ang araw sa isang yugto na tinatawag na solar maximum, kung saan nagsisimulang magpakita ng madilim o maitim na bahagi ang kanyang surface. Ang mga madilim na bahagi na ito ay naglalabas ng mararahas na pagsabog ng enerhiya patungo sa planeta at sanhi ito ng pagbabago sa magnetic field ng araw. Sa totoo lang, inaasahan ng NASA na magsisimula ang susunod na solar maximum sa katapusan ng 2025. Gayunpaman, isang bagong pag-aaral na pinangunahan ni Dr. Dibyen Dunandi, isang physicist mula sa ESR Kolkata Center of Excellence in Space Sciences sa India na nagsabi na may isang solar event na darating sa early 2024. Ayon sa kanya, hindi pa kayang mapredict ang lakas at epekto ng solar storms ng ganitong kaaga
Ngunit kailangan nating maghanda upang hindi na maulit ang mga nangyari noon. Ang pinakamalupit na mga solar storms ay maaari magdulot ng katastropikong pagbagsak ng orbits ng low Earth orbiting satellites at makahadlang sa mga serbisyong batay sa satellite tulad ng komunikasyon at nabigasyon. Ito ay maaaring magdulot ng aberya sa marami sa mga teknolohikal na kagamitan na ginagamit natin araw-araw. Nabanggit kanina na ginagawa ang maagang pag-aaral na ito upang hindi na maulit ang matinding naranasan noon. Ibig sabihin ba nito ay may nangyari ng solar superstorm noon? Ang sagot ay oo. At ito ang 1859 solar superstorm. Umaga ng Setyembre 1, 1859, umakyat ang amateur na astronomer na si Richard Carrington sa kanyang pribadong obserbatorio sa London pagkatapos buksan ang pinto ng dome upang ipakita ang malinaw na bughaw na langit. Itinutok niya ang kanyang teleskopyo patungo sa araw at nagsimulang i-sketch ang malalaki, madidilim o maiitim na bahagi ng pumipintig na surface nito. Maya-maya, nakita ni Carrington ang kanyang tinutukoy bilang dalawang patches ng sobrang maliwanag at puting mga ilaw na sumasabog mula sa sunspots. 5 minuto ang makalipas, nawala ang mga ito. Ngunit sa loob ng oras, ang epekto nito ay nararamdaman pa rin sa buong mundo. Sa gabing iyon, nagsimulang mangyari ang pagkabasag ng komunikasyon sa telegraph sa buong mundo. May mga ulat na kumikislap ng mga pagsabog mula sa mga makina ng telegraph na nagbigay ng matinding pagkagulat sa mga operator. Iniisip ng iba na malapit na ang pagwawakas ng mundo at lumabas ang mga teorya na malapit na ang muling pagdating ng Diyos. Ngunit ang matalinong mga mata ni Carrington ang nakakita ng tunay na sanhiin ng kakaibang pangyayaring ito. Inilarawan niya ito bilang isang malupit na solar flare na kasing lakas ng 10 bilyong atomic bombs. Ang flare ay naglalabas ng gas na may kuryente at subatomic particles patungo sa Earth. At ang resultang geomagnetic storm, tinatawag na Carrington Event, ay ang pinakamalakas na record na tumama sa planeta. Posible ba itong maulit sa kasalukuyan? Maaari. Kung ito'y mangyayari ngayon, maaaring magdulot ito ng malawakang pinsala sa modernong teknolohiya. Ang mga solar particles na maaaring makapasok sa ating atmosphere ay maaaring pasabugin ang mga satellite at maging sanhi ng malfunctions sa mga elektronikong sistema sa lupa. Ito ay isang potensyal na panganib sa mga komunikasyon, elektrisidad at iba pang mga aspeto ng modernong buhay. Ang NASA at National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center ay madalas lamang na umaasa sa single satellite para sa mga solar storm warnings. Halimbawa na lamang ang Advanced Composition Explorer o ACE. Subalit, matapos ang mild solar maximum ng 2014, naging sentro ng pag-aalala ang edad ng ACE satellite dahil ito ay mahigit sa 10 taon na mula nang ito ay magsimula sa kanyang operasyon. Binigyan ito ng backup sa pamamagitan ng bagong DSCOVR Deep Space Climate Observatory Satellite noong 2015 na ngayon ang pangunahing nagtatrabaho para sa mga prediction duties. Bagaman, ginagamit pa rin ang ACE para sa mga supporting activities. Ang ACE at Discover ay nagbabantay ng corona ejections at nagbibigay ng babala ng mga paparating na solar storms ng hanggang 1 oras bago ito bumagsak sa Earth. Ito ay hindi sapat na oras, ngunit kung handa ang mga critical infrastructure providers sa mga babala na maaaring gawin habang dumarami ang solar maximum, ito ay maaaring maging sapat na panahon para kahit na paminsan-minsan ay patayin ang ilang grids. Gayunpaman, ang mas maraming oras sa pagitan ng babala at epekto ng solar storm ay makakatulong. Sa mga sitwasyong ito, sinasabi na maaaring makatulong ang artificial intelligence. Ang isang grupo na tinatawag na Frontier Development Lab, isang public safety partnership na kasama ang NASA, US Geological Survey at Department of Energy ay nagbigay ng task sa AI na subukan ang pagpredict ng mga paparating na solar storms bago ito mangyari. Ayon sa team na nagtatrabaho sa proyektong ito, ang AI ay binigyan ng data mula sa 4 na nakaraang solar exploration missions, ACE, WIND, IMP-8 at GEOTAIL, pati na rin ang impormasyon mula sa ground stations sa buong mundo na nagre-record ng mga solar storms at events. Ang AI ay nilagyan ng task na suriin ang kalagayan ng araw bago mangyari ang solar storm upang magbigay ng prediksyon para sa mga darating. At ayon sa ulat,
Napaka-successful ng AI sa task na ito. Kayang tumpak na magbigay ng babala ng mga solar storm ng hanggang 30 minuto bago ito mangyari. At ang mga forecast ay nag-update kada minuto hanggang sa asaang oras ng pag-atake ng solar storm. Sabi ni Vishal Appendran ng Inter-University Center of Astronomy and Astrophysics sa India, sa tulong ng AI na ito, ngayon ay posible nang gawin ang mabilis at tumpak na global predictions at ma-inform sa mga desisyon sa kaganapan ng isang solar storm na maaaring bawasan o kahit napigilan ang pinsala ng modernong lipunan. Si Appendran ang pangunahing may akda ng isang pagsusuri tungkol sa AI-based project na kamakailan lamang na inathala sa Space Weather Journal. Ang code na ginamit para sa proyektong ito ng Space Weather Prediction ay ginawa gamit ang lahat ng open source assets na ayon kay Appendran magbibigay daan ito para sa mga critical infrastructure providers na baguhin at isama ito sa kanilang sariling operasyon. Bagamat wala pang tunay na depensa laban sa solar storms at coronal mass ejections tulad ng nangyari sa Telegraph Network noong 1859, ang bagong network ng satellites na sinusuportahan ng AI Space Weather Prediction System ay inaasang magbigay sa atin ng babala bago dumating ang bagong unos. Sa ganitong paraan, kahit na mag-produce ng malupit na solar storm ang darating na solar maximum ng 2024 o 2025, ang kaganapan ay hindi masyadong masamang epekto at kahit papaano ay maaaring mamitigate kumpara sa isang global na kalamidad na biglang dumating at nagulat na lamang tayong lahat. Sa Pilipinas, ang mga hakbang na ginagawa para sa solar superstorm ay bahagi ng mas malawakang pagsusuri at paghahanda sa space weather events. Ang Department of Science and Technology o DOST ay may mga inisyatibang naglalayong mapabuti ang early warning system laban sa potential na epekto ng solar storms. Isang halimbawa ay ang pagbibigay ng suporta sa panaliksik at modernisasyon ng instrumento sa Philippine Space Agency o PhilSA na naglalayong maging mas handa sa pagsusuri at pagtaya ng mga solar activities. Bukod dito, ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa ibang bansa tulad ng pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang ahensya gaya ng NASA at NOAA upang maging bahagi ng global na network ng obserbasyon ng space weather. Ang ganitong mga hakbang ay naglalayong mapabuti ang kakayahan ng bansa na magbigay ng maagang babala at tugon sa mga potensyal na panganib ng solar superstorm. Gayun din, ang edukasyon tungkol sa space weather at kahalagahan ng paghahanda ay isa sa mga prioridad. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay nagtataguyod ng komprehensibong plano at koordinasyon upang mapabuti ang kakayahan ng bansa na harapin at mamanage ang mga potensyal na epekto ng solar superstorm sa pinaka-epektibong paraan. Sa harap ng paparating na solar storm, may mga individual ding mga hakbang na maaaring gawin ang mga Pilipino upang mapanatili ang kaligtasan at maging handa sa potensyal na epekto nito. Una, mahalaga ang tamang impormasyon at kamalayan. Ang pagtutok sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad, mula sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at iba pang kinaukulang ahensya ay mahalaga para sa mga aktwal na babala at direktibang dapat sundan. Pangalawa, ang paghahanda ng emergency kit at plano para sa pamilya ay mahalaga. Kabilang dito, ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain, tubig, gamot at iba pang mahalagang kagamitan sa loob ng ilang araw. Ang pag-uusapan ng emergency plan kasamang pamilya at pagtuturo sa mga kasapi nito kung paano magre-responde sa mga posibleng pangangailangan ay nagbibigay ng kumpiyansa at kasiguraduhan. Pangatlo, ang pag-iingat sa paggamit ng electronic devices at ang maingat na pagpapatay nito kapag may babala ng solar storm ay makakatulong sa pagprotekta sa mga ito laban sa posibleng damage. Ang pagkakaroon ng backup ng importanteng impormasyon at contact numbers sa hindi electronic na paraan na tulad ng isang hard copy ay magiging kapakipakinabang din. Huli, ang pag-aaral at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa solar storms sa pamamagitan ng edukasyon at komunidad na pag-iingganyo ay nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat Pilipino na maging handa at magkaroon ng wastong aksyon sa oras ng pangangailangan. Sa kabuuan, ang pagiging proactive at maganap sa paghahanda ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at maging resistant sa mga potensyal na epekto ng solar storm. Kaalam, nangangamba ka ba sa pagdating ng solar storm? Naniniwala ka ba na darating ito?
Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free books na makakatulong sa iyo. Check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.